ibigay. Ngayon pa man sa akin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa paghalon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangin kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsimpay iyong dinggin, kalapit na lawitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakahit lahat sa'yo ay ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa paghalo, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangin kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangin kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo po. Welcome po sa ating prayer covenant ngayong umaga. Ako po ay nagagalak at makakasama ko po kayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. At bago po tayo magpasimula sa ating maikling devotion ngayong umaga, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa kapahingahan sa buong magdamag. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na
paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Lord, sa umagang ito, hinihiling ko po na ikaw yung manguna at maging sentro ng aming pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga. Ito lamang po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa pangalawang hari, dalawa, mga talatang 7-15. Sinundan sila ng 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Kung maaari, ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y bumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inakyat sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel." At nawala na sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pampang ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inampas sa tubig, sabay sabi, "Nasaan si Yahweh, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakatanaw sa di kalayuan, sinabi nila, "Sumasa kanya ang kapangyarihan ni Elias." Siya'y sinalubong nila at buong paggalang na niyukuran. Ang ating pong devotion ngayong umaga ay pinamagatan kong "What do you want?" Ano ba yung gusto natin na hilingin sa ating Panginoon? Sa akin pong binasa, nang kukunin na po ni Yahweh si Prophet Elijah, kasama niya po ang kanyang tagalingkod na si Eliseo. At dahil alam po ni Eliseo na kukunin na po yung kanyang maamahan na si Elias, ayaw niyang mapahiwalay dito o ayaw niyang iwan ito hanggang sa huli or hanggang sa mawala ito. Sa kanila pong paglalakad, tinanong ni Elias si Eliseo kung ano ba ang nais niyang makuha o ibigay sa kanya bago ito kunin ng ating Panginoon. At agad niya ngang hiningi ang dalawang bahagi ng kapangyarihan nito. He asked a big thing to Elijah. Mabigat na bagay ito dahil si Elijah po ay talagang masugid na tagapaglingkod ng ating Panginoon. Kung ano man ang ginawa ni Elias para kay Yahweh, ay dapat sundan ito ni Eliseo kung ang hihingin niya ay katulad ng kapangyarihan na meron si Elias. He will become a successor of Elijah. Bakit nga ba niya hiningi ang dobleng portion ng kapangyarihan ni Elias? Kasi he wants to fulfill his purpose. Hiningi niya ito dahil kahit wala na yung sinusundan niya na pinuno, ay magpapatuloy pa din siya. At dahil alam niya na grabe yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ni Elias. At gusto niya ding magpatuloy ito sa buhay niya. Naging specific po siya doon sa gusto niyang hingin kay Elias. Alam niya na gusto niyang sundan yung ginawa ng kanyang pinuno na paglingkuran din po ang ating Panginoon. At makikita din doon sa binasa din natin na makakamit lamang po niya yung hinihingi niya kung
nakita niyang kinuha si Elias. Or makikita niyang kukunin si Elias. At talaga namang porsigido siyang makamit ito. Nakita niya po kung papaano nawala at kinuha si Elias ni Yahweh. At pagkatapos po na yun, napasa kanya po ang kapangyarihan na hinihingi niya. Kapag gusto po nating makuha ang isang bagay, di ba? Talagang magsisikap tayo at magpuporsige. Maniniwala tayo na makakamit natin ito kahit imposible itong mangyari. Si Eliseo po, kung hindi siya naniwala sa mga sinabi sa kanya ng kanyang pinuno at wala siyang paniniwala sa Panginoon o hindi siya naniniwala sa Panginoon, hindi niya po makakamit yung hinihingi niya. At hindi niya po mapupulfill yung purpose niya bilang manglilingkod din ng Panginoon. Hiningi niya yung tama at makakabuti din para sa kanya. Kung tayo po si Eliseo at hihingi po tayo ng isang bagay o kahilingan sa Panginoon ngayon, what do you want from Him? Ano po yung gusto nating hilingin sa Kanya? Maging specific po tayong humingi. Paghingi po tayo sa ating Lord, kung gusto natin isang bagay, hingin po natin ito ng specific. Huwag na natin siyang pahirapan pa dun sa gusto natin. Si Eliseo po, pwede siyang humingi ng ibang bagay like wealth, higher position, worldly power, pero ginusto niya pa din yung kapangyarihan na katulad na meron si Elias. It means, di siya nagdalawang isip na hingin yung katulad na meron si Elias. Hindi siya nagdalawang isip sa gusto niya. Nakaka-pressure po ito. Magbibigay pressure po ito sa kanya. At mabigat po na responsibilidad ito. Pero yun pa din yung hiningi niya kay Elias. And if we want something from the Lord right now, hingin po natin sana yung makapag-glorify sa ating Panginoon. Yung magkakaroon po tayo ng purpose sa ating buhay. Yung nagagawa natin yung gusto natin. At the same time, napapasaya po natin ang Panginoon. It means po, nagagawa natin yung gusto natin, tama siya at mabuti. At ang kakalabasan po noon, nag-glorify po natin yung Panginoon at napapasaya natin siya. At napaglilingkuran din. If we want something from the Lord right now, ask for a spirit that will fulfill our purpose in life. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na binigay mo sa amin sa umagang ito para makapakinig, Panginoon, ng salita mo. Lord, kung may bagay man po kami na nais na hingin sa iyo, bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom upang yung mga gusto namin ay mahingin namin ng tama at makakabuti sa aming mga buhay. Guide mo po kami, Panginoon, sa bawat desisyon na aming gagawin upang hindi po kami palaging nagkakamali. Nawa, Panginoon, mapulfill po namin yung purpose namin dito sa mundo at mangyari po, Panginoon, yung kagustuhan mo sa aming mga buhay. Lord, continue to bless us, continue to guide us, Panginoon, sa araw-araw namin pamamalagi dito sa lupa. At dalangin ko po na ikaw yung patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Tinataas ko lamang po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Nawa ang patuloy na biyaya, ang pag-ibig at patubay ng ating Panginoon Diyos ay laging sumainyo at ito po ang aming hangarin at dalangin dito sa St. Paul. Samahan mo nga ako sa diwa ng ating panalangin at magpasalamat tayo sa Kanya sa lahat ng kabutihan na Kanyang iginawad at ibinigay para sa ating lahat. Tunay nga, dakila naming Panginoon Diyos na kaibuti mo sa amin. Hindi ka nagkukulang sa lahat ng aming mga dalangin ay tinutugon mo. Maging ang napakagandang gabi na aming tinanggap sa inyo na nakapagpahinga kami na ligtas, isang masagana at mapayapang magdamag, ang tinanggap namin at sa pagbangon namin, panibagong mga salita ang iyong iginawad sa amin. Naramdaman namin, O Diyos, na ang mga salita na iyong ibinigay sa amin sa ilang mga sandali na pinagsalusaluhan namin ang iyong mga salita, napagtanto namin na ito'y nakapagbibigay sa amin ng kalakasan at paalala para patuloy na kami maglingkod at mabibigyan kami ng kalakasan mula sa inyo. At sa panimula ng aming mga gawain sa araw na ito, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang magiging kaagapay namin at ang kahilingan namin sa inyo sa maghapong ito ay pakinggan mo kung ano man ang daing ng aming puso at ng aming damdamin. Nangangailangan po kami ng kalinga mula sa inyo. Nangangailangan kami ng mga bagay na ito ang hinahangad ng aming puso at ng aming pamilya, ang isang masagana at matiwasay na buhay, dulot ng mga trabaho at hanap buhay na iyong ipinagkakatiwala at ipagkakalupa sa bawat isa na walang trabaho sa kanilang mga sambahayan at pamilya. O Diyos, sa iyo naming ipinagtatugubilin ang aming pamahalaan. Naghahanda na po ang transition at nakikita na namin ang magiging kinabukasan ng aming bansa at dalangin namin ang lahat ng aming mga pinuno na na-elect. Nabigyan mo sila, O Diyos, ng isang salita ng wisdom galing sa inyo at ito naman ang kanilang madadala para pamunuhan ang aming bansa at ang maliliit na mga bayan na kinaaniban ng bawat isa sa amin. Let your love and spirit be upon us so that we will continue not only on this journey but we will continue to become a light and soul to this community so that our Lord Jesus Christ will be manifested for all of us. Sa inyo po ang papuri at parangal sa lahat ng kabutihan na iyong ginawa sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.